Nakikinig na po yung mga kinaukulan. Andito po Secretary ng DMW, andito po yung Licensing Adjudication Services, Oil for Foreign Employment, DFA, OMWA, OWA. Sige po, ano po yung gusto nyong sabihin para makarating sa kanilang kalaban? Yung isa po sa pinakamalaking problema kasi kung bakit hindi matigil-tigil itong mga pang-aabuso po ng ating mga employers. Dahil... Ano po yung gusto nyong sabihin para makarating sa kanilang kalaban? Yung isa po sa pinakamalaking problema kasi kung bakit hindi matigil-tigil itong mga pang-aabuso po ng ating mga employers dahil hindi po sila napaparusahan. Ngayon, kapag ka po kasi nagkakaproblema ang ating OFW doon, hindi po nakakasuhan doon sa host country yung ating mga employers. Kasi ang ginagawa po kasing sistema ngayon, agad-agad po pinapauwi ang ating mga OFW. Ngayon, doon po sa repatriation process natin, ako po ay madalas nag-object sa POA before kasi kapag ang mga inapusta na mga workers natin nagahasa, yung pong mga binugbog, hindi sinahuran, ang gagawin po kasi, padadala ng mga recruitment agencies, sa loob ng 15 days pa uwi ninyo yan. So ngayon, dahil nagkakantrapa po ang mga recruitment agencies, ginagawa po ng paraan, hindi po nabigyan ng justisya. Kaya po, may mga kaso akong ginawakan. By the way po, Mr. Chair, I am the lawyer of almost 200 agencies in the Philippines. Kaya po, daladala ko po sa likod ko yung inaing na mga recruitment agencies. Kapag na po kasi pinilit nating pauwiin yung isang taong kinahasa, nagbubunyi po yung mga employers doon kasi sasabihin po nila, ganun lang din naman ang gagawin. Pauwiin lang yan within 15 days. So kami rito, libre na naman, manghihipo na naman sila, manggagahasaan na naman sila, lalo na kung hindi po natutuloy. Ngayon, yun po kasi mga problema, ilang beses po akong nagsusulat sa polo lagi. Kung po pwede po, dalhin na po sa Ministry of Labor o di kaya sa police yung kaso ng ating mga OFW. Ang problema po, minsan, sa mga lalaki nating mga complainant, yung mga nabiktima po doon, kulang na kulang po shelter natin. Minsan na mga recruitment agency na advisan ko pa, padalan na lang ninyo ng pera yan, padalan natin ng subsistence allowance para makahanap ng mga boarding house doon, para makalaban po sila. At I'm glad to say, Your Honor, na may mga problema po tayo ng OFW na kapag inilalaman natin doon, nabibigyan ng justisya, nakakakuha po sila ng pera. Kasi nakakalungkot po, nung ilang araw na po nakakaraan, marami pong recruitment agencies, mga kliyente ko, minsan po polo na po mismo nagsasabi, uwi ka na lang doon sa Pilipinas, doon mo na lang isang pangkaso kasi naaabuso na po ang concept ng joint and solitary liability na yan. Kasi ipinapaubaya po dito sa Pilipinas yung pagre-resolve ng kaso na dapat ay doon napaparusahan sila. Kasi po, Your Honor, mas doble po ang problema kapag dinala po dito sa Pilipinas. Kasi yung worker, magsasampa po, nanood po ako ng hearing din po na ginanap ninyo sa NLRC, sinusubaybayan ko po kayo, napagalitan po ninyo, nakita po ninyo gaano katagal nila nare-resolve ang kaso. Imbis po doon sa host country, nabibigyan ng justisya, nakakakuha ng pera, napaparusahan po ang ating mga gumawa ng hindi maganda. Pag dinala po rito taon, hindi po sila nakakakuha agad, minsan natatalo pa sila dahil wala pong ebidensya. So, napakahirap po ng kalagayan natin. Okay. Ang gusto ko po sana mangyari, Mr. Chair, suggestion po, yun pong pagkahabol po ng ating mga nagkasala ng mga employer doon po sa host country. Kasi pagtitingnan po natin ang batas, yung pong batas po kasi na ang nagsasabi na the obligation to provide on-site protection to the worker, na andun po talaga sa polo yan, malinaw pong batas kasi kami pong mga nasa halimbawa sa recruitment agencies, ang obligation namin under the law, tatlo lang po eh, to monitor, to report, and to coordinate. Coordination, monitoring, and reporting the status and condition of the worker. Kaya nga po, kapag halimbawa, ang isang employer o isang foreign placement agency, hindi po nagbibigay ng kanilang kooperasyon, hindi na po kami pinapansin, wala na po kaming matatakbuhan. Your Honor, gusto ko pong ibulgar kasi na sana kapag nag-message po mga recruitment agencies sa polo,
ay kailangan po may sagot naman. Minsan po, ang tagal-tagal, ang dami. Common na reklamo po ng mga recruitment agencies, mag-message ka po sa polo, wala pong sumasagot. Minsan, mailer demon po ang sumasagot. Makailang ulit kaming pa-message doon kasi manghihingi rin po kami ng saklolo sa part ng recruitment agencies. Kasi kung hindi na po talaga nakikipag-contact, ay talaga pong manghihingi rin kami ng saklolo sa polo. Ngayon, napakahirap pong minsan ang sagot na hinihintay po sa polo. At minsan, nagre-reklamo pong tao. At pinauwi na lang po kami ng polo. Doon na lang daw kami magreklamo sa Pilipinas. Okay, sandali po sa Attorney Castillo. Okay, pakisagot po. Ngayon, kayo po inireklamo ng agency sa polo. Administrator Ignacio. Although hindi ako representative ng polo, but I would like to answer. It is not only the polo who will reply. That's why you have a joint solidarity with the FRA. They have to coordinate there. Second, I must say this. Recently, I had a meeting with the owners of agencies, and as I've submitted to the good chairman, I have observed that there is a total and absolute lack of vision. Mm-hmm. There is no corporate structure. Kaya marami sila eh. Merong mahusay, merong hindi. Eh pagka ito pinagsama-sama nyo, nang wala naman tayo talagang malinaw at mahigpit na standard na pinatutupad, eh, kaya ho tayo ganito para tayo school bukol. Diba? Merong, there are ideal agencies, but mixed with this crop of agencies are those who do not follow a corporate structure. That's why responding to the needs of the OFW becomes very difficult. See, with all due respect, kaibigan ko rin si attorney, no? Kami naman, ano, nakakasagot naman kami. Now, if the Polo OWA, Polo in the host country cannot reply, we should exhaust all measures. We should exhaust all measures. Kung hindi sila sumasagot, then let's get in touch with the foreign recruitment agencies. Marami pong paraan eh, as we have been doing in OWA. In fact, recently, nag-meeting po kami, and what I propose, and the clans can attest to this, that I am proposing that they should fund a huge monitoring system from their end, in connection with OWA, in connection with the DMW. Para kung sino yung pinadadala nila, alam namin. At kung yan ay magreklamo, nakikita namin, and then we can respond because we have people all over the Middle East. Kulang na kulang nga lang ho, katulad ng aking binabanggit sa inyo, we need to enhance the number of people that responds to the need of the OFWs. But all of this in place can benefit a lot from being enhanced and strengthened. Okay. Thank you for that, Attorney Mr. Ignacio. May point din naman si Attorney Castillo, in fairness to him, kasi kami mismo nakaka-experience pag tumatawag kami sa polo noon, hindi kami nasasagot agad-agad, kaya dumidiretso kami noon kay Yusek Akdak na at that time, siya yung sa OWA. There were times na nababastos po ng mga taga-polo, kesyo busy raw sila, kesyo tanghalin tapat nagbi-billiards, so hindi ako pwede sagot. Sa inyo, hindi. Pero may point po si Attorney Castillon, and I can attest to that because I've experienced that also, and even my staff. Ang gusto ko rin ma-address, yun sa problema ngayon, nag-usap na pala tayo, Sir Nel, yung additional manpower, and I will support. Pwedeng idagdag sa budget nyo yan, ilalabang ko yan, dagdagan kayo ng budget para maparami po yung mga personnel na mag-monitor po sa ating mga OFW sa abroad. Pero itong point ni Attorney Castillo, yung isa pa na na-experience ko na po in the past, yung bang palagi, they always get away with it, itong mga barumbadong amo na ng rape, ng kahasa, ng bugbog, pinauwi lang yung OFWs natin pagdating dito sa Pilipinas, saka palang kakasuhan yung agency. Pero dapat ang kinakasuhan ay yung among ng bugbog, yung among ng abuso. Now, nasagot na ako nito before, Secretary Tutsoplik, kasi daw, pag nagdemanda, mahaba ang proseso, matagal. And then, ilalagay sa accommodation yung OFWs. There are times yung OFWs hindi na makapag-antay. They just want to go home with their family.
siguro po mag-ipugnayan tayo sa Saudi government kung saan man yung lugar na yon, na magkaroon siguro ng special court para ihiri itong klaseng reklamo ng mga OFWs para mapabilis yung proseso na hindi naabuti ng buwan siyam-siyam para mapabilis at ma-latest agad yung kaso at masentensya yung dapat sentensyahan. And then pagandahin po siguro accommodation ng ating mga OFW sa Polo. Again, dagdag budget, no problem with me, ilalaban ko po yan. What do you think, Secretary Toots? Sir, nung galing po ako ng Saudi, nakausap ko po yung head ng Human Rights Commission nila. And ang sabi sa amin, give us specific cases and tutulong kami paghabol dun sa mga exploitative, yung mga abusive na employers. So susubukan po natin yan ngayon na darating na Nobyembre. Kaya po pupunta doon si USEC PY Kaunan ngayong Oktubre para i-tighten yung coordination pagdating po sa bagay na yan. If I may respond po kay attorney, una po, kung merong polo na hindi sumasagot sa inyo, kung pwede po, i-formalize nyo in writing para ma-call namin yung attention ng polo bago magkaipon-ipon ang sama ng loob sa bawat panig. Hindi naman po kailangan maghintay pa na maging umabot ng 100 yan. Basta may nakita po kayong hindi responsive na polo, sulatan nyo kami para may formal naman kami na basihan kung bakit namin siya ipapag-explain o ire-recall o kakasuhan. Sorry po. Pangalawa, sir, yung frustration na pinauuwi na lang, we share that po. And kung maalala ni Admin Arnel, yung gusto sana namin ipaglaban yung nagilitan. Oo. Pero in the end, siya rin ang nagsabing mas gusto na lang niya umuwi. So, we share that frustration po. Okay. Attorney Castillon? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Ayan yun po yung explanation po ni Mr. Arnel Ignacio, yung si yes, Administrator. Yes, and Mr. Si Secretary Mr. Chair. Tusok, actually, nagkausap na rin po kami ni Admin Arnel Ignacio one time sa OWA nung nag-esupuan po ako doon. Bali, Mr. Chair, meron po kasi kaming isa pang problema. For example po sa Saudi Arabia, nagtanong po ako kay Admin Arnel noon, bakit po ba apat lang sa laki po ng Saudi Arabia, apat lang naman ang pwedeng lang puntahan. Actually, tatlo pala sa Jeddah, sa Riyadh, at saka sa Al-Kubar. Ngayon po, pagka sa mga probinsya lang po ng Saudi ang problema, doon po kami nahihirapan sa side ng agencies kasi hindi na malaman kung saan sila pupunta dahil walang welfare office doon. Wala rin pong polo. So ang nasagot po, kung maalala ko ang nasagot po ni Admin Arnel sa akin, dahil po sa principle ng reciprocity. So, maganda naman po ang explanation niya. Pero, Mr. Chair, wala po ba tayong magagawa, Mr. Chair, about sa kung po pwede po sana matagdagan naman po ang pwedeng matakbuhan ng ating mga Pilipino doon kapag nagka-problema po sila. Kasi napakahirap po i-rescue. Nagpapasalamat nga po ako, Mr. Chair, yung mga na-air ninyo na mga problema before. Pag sinabi po ninyong i-rescue, nare-rescue po natin agad dahil cooperative po yung employer noon. Nagkataon, nakachamba lang po tayo noon. Pero siguro mas marami pong kaso na kahit po sabihin na i-rescue yan, hindi po talaga namin nagagawa. Misal, naabot po ng ilang buwan. Dahil po wala pong polo doon. Maski nga po yung mga problema namin recently, maski doon din po sa Turkey, problema sa Turkey, wala rin po polo doon. Sa polo Lebanon pa po kami kailangan mag-coordinate. So marami pa po tayong problema doon sa kung po pwede po bang madagdagan natin yung mga matatakbuhan ng OFW. Thank you, Mr. Chair. Okay. Gusto mong react? May kapraso lang. Admin? Ay, totoo po yun, Chair. Mula nung nagkakwentuhan kami ni Attorney Castillon at nakita mo naman, Chair, ano, with Attorney Castillon, there was one case, I think this passed through RTIA, this case. It was immediately addressed and the proper action was taken.
And yun lang po yung pinapaliwanag ko. Talagang pwede naman nating for the current status that we have, we can exhaust all means. Di ho ba, ano, attorney, with the permission of the chair, kasi alam ko na naayos namin kaagad yun eh. Okay. Well, very good. Kung ganon. Thank you, Administrator Arnel Ignacio.